kasabay ng 125th founding anniversary ng Department of Agriculture o DA, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumatayo rin bilang kalihim ng kagawaran na ang sektor ng agrikultura ay isa sa may pinakamalaking kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Isa sa mga naging highlights ng nasabing programa ang iba't ibang paraan ng kagawaran kung paano maipagpapatuloy ang pag-unlad ng agri-fisheries, pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka at mangingisda sa kabila ng mga hamon pagdating sa seguridad sa pagkain at nutrisyon. Ayon sa Pangulo, tiwala siyang makakamit ng DA sa mga susunod na taon ang adhikain nitong magkaroon ng food sustainability, mapataas ang employment rate at mapababa ang kahirapan. We have to be together. We have to work together. I know that it is something that all of you want. Because marami na sa inyo ang nakausap ko. Alam ko naman ang motivation talaga ninyo, pagandahin ang agrikultura. At kaya naman, malakas ang loob ko na masasabi na yung ating mga pinapangarap na sinasabi ng mga goals natin sa DA ay maaabot natin. Because with your help, we have harnessed the transformative potential of the agricultural sector in ensuring food sustainability, generating employment opportunities, mitigating poverty. Agriculture is and will always be an important contributor to our national economy. Patunay daw dyan ang paglago ng agriculture sector sa unang quarter ng 2023 na malaki ang naiambag sa total gross domestic product o GDP ng bansa. In the first quarter of 2023, the sector grew by 2.2%, contributing 9.1% to our GDP. Gayunpaman, hindi pa rin daw dapat makampante sa ipinapakitang pag-unlad ng agriculture sector at sa halip ipagpatuloy lang daw ang mga hakbang na ginagawa tungo sa ikagaganda ng masaganang agrikultura. Ipinahayag din ni Pangulong Marcos na dapat bantayan at pag-aralan pang mabuti ng DA ang mga problema na kinahaharap ng sektor ng agrikultura. Sa ngayon, anya nakatuon ang kanilang kagawaran sa mga proyekto at programa ng DA tulad ng pagbibigay ng farm inputs, credit assistance, paglikha ng post-harvest facilities at irigasyon, at pag-upgrade ng machinery na ginagamit ng mga magsasaka at mangingisda. Isa rin anya sa mga magpapalakas sa agrikultura ang pagpapatuloy na pagpapakilala ng market opportunity sa mga investor sa ibang bansa, kabilang rin sa nabanggit ng Pangulo na nagsisilbi rin bilang kalihim ng DA ang pagpapaunlad ng agri-fishery practices para mapataas ang income ng mga fisher folks at farmers. Kailangan natin pagmasdan, pag-aralan at bantayan yung mga iba't ibang puwersa na inaabot, na nararamdaman natin na kung minsan nagiging sagabal sa ating performance. Yan yung mga decreasing productivity, climate change, diminishing natural resources, at nagbabago rin ang ating market. We must continue to adapt and utilize the latest technologies and practices that will not only enhance our productivity and our quality of life, but will also open more doors to investment and market opportunities for our friends from outside of the Philippines. Moving forward, the DA will continue to devise interventions to advance our agri-fishery practices, improve the competitiveness of our agri-fishery products, further boost the income of our farmers and fisherfolk. In addition, we will expand access to our markets and related enterprises by enhancing our physical and our digital infrastructure, leveraging on private sector investment. Samantala, ang selebrasyon ngayong taon na ipinagdiriwang ng Department of Agriculture o DA ay may temang kagawaran ng agrikultura, 125 naglilingkod tungo sa masaganang ekonomiya at maunlad na agrikultura. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.